open revelation so that you may know Him better. Palalimin. Deeper. Tuloy natin. I pray that the eyes of your heart may matapala ang puso natin. O, symbolic naman po, di ba? Symbolic. Mga may, buksan natin ang puso natin, may mata. Hindi ho ganyan. The eyes of your heart, ibig sabihin, our understanding, kalooban natin, pagkatao natin, may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. To know Him. So when we read the Bible, it's not just using our minds, it is using our hearts. Read from the heart. Ewan ko kung naranasan na po ninyo. Nakakonsyos ako doon sa sarili. Nasubukan na ba ninyo na kuminsan nagbasa kayo ng Bible, then something was, para meron kang nararamdaman kakaiba sa puso. Diba? Yan yung eyes of the heart natin na nabubuksan, na e-enlighten. Parang yung mga disciples, when they were walking, no, something was burning in them when Jesus was preaching to them, kahit hindi nila nakilala sa Jesus pala yun. Then, buhay ang Diyos sa atin pag yun ang nararamdaman ho natin. But don't look for that emotion always, for that feeling, ha? Why? Because reading the Bible is more of a commitment rather than a feeling. Amen. But feelings can help. Kaya kung minsan mararamdaman mo, especially pag madaling araw, tahimik ang paligid. Ang hirap kasi kung minsan nagbabasa ako ng Bible, Daddy, umaambon na yung sinampay. Pray before reading the Bible. I pray, ayan na pala yung binasa natin kanina. So, ibig sabihin, your mind, your soul, your spirit, or one's entire emotional nature and understanding is involved. Kaya ang pagbabasa ng Bible, dapat po may mga lugar din po tayo sa bahay na dapat doon tayo nagbabasa. Pwede tayong lumabas. Isa sa garden, basta tahimik na lugar. When you plan to read your Bible, ask God to help you to understand His Word and apply it in your life. Gospel natin for today. Do not be concerned about sounding eloquent or having the perfect words to say in prayer. Simply speak to God from your heart. Number three, read the introduction of each book. Kung makapalang Bible mo, misa makikita kang introduction doon. Importante din ho yan. Footnotes, refer to a commentary kung meron ho kayo. Pag wala, online. Ingat lang po sa online. When you're going to search online, always include the word Catholic at the end of your search box. Dapat lagi may Catholic sa dulo. Like for example, teaching of the Church, Holy Communion, Catholic. At least Catholic size sa makikita po natin. Concordance, Bible Dictionary, medyo mahal na ho yan. Or you can download this also online. Catholic Study Bible, maganda ho yan. Maraming Catholic Study Bible po na nabibili. May kamahalan na nga lang. And do a close reading. Pag sinabi po natin close reading, ito yung dahan-dahan pagbabasa. Hindi yung close na nakaganyan, ha? Maduduling ho tayo. Pero yung close reading, dahan-dahan na binabasa, word for word. Read it out aloud. That's one way to do a close reading. Underline keywords. Nakikita ko po yung Bible ng iba. No, puro highlight. Ako, ginagawa ko, minsan yung verse lang ang binibilog ko using the pencil. Kasi minsan pag ballpen, pag matagal na yung Bible mo, kumakalat yung ink. Kaya pencil ginagamit ko. Underline mo, gamitin mo ng ruler. Pag highlight, hindi magtatagal, lahat ng Bible mo may highlight na. Bili ka lang ng bagong Bible. Tapos, read and repeat. Yan po ang pamamaraan ng pagbabasa ng Bible. Other tips would be setting in life. Remember that. I'll explain that. Literary form, Bible studies na ho yan. Theology na ho yan. Author meaning, at yun, idiomatic expressions. Example, pag sinabi po natin, the mouse is on the table, anong papasok sa isip natin? Daga o computer mouse? Ang iba sabi daga, hindi. Computer mouse, di ba? The mouse is on the table. Bakit po? Setting in life, we are in the setting of the computer age. Try to go back 100 years ago. Pag sinabi mong the mouse is on the table, daga ang papasok sa isip ng tao. Bakit? Wala pang computer mouse during that time. So see the setting in life. Kaya sometimes when we read the Bible, we need the guidance of the church. Nung sinabi ni Jesus doon sa rich man at kwento ni Lazarus, sabi ni Abraham, you have Moses and the prophets, listen to them. Nung sinabi ni Abraham, Moses and the prophet, was Abraham referring to the person Moses and the prophets, or was he referring to the writings of Moses and the prophets? Writings, di ba? Setting in life. Idiomatic expressions, naku po, sa Pilipinas, pag sinabi mong salvage, anong papasok sa isip ng tao? Salvage, di ba?
But dictionary, puntahan natin. And in other countries, when you say salvage, sinesave. Okay. Kinukuha mo. Take it away from danger. Bakit pumasok sa isip ng Pinoy pag sinabing salvage, ganon? Meron din pong setting in life yun. 60s, 70s. Order ni Mrs. Anong papasok sa isip natin? Bagyo. Nahahalata talaga, sister, no? Mga kabataan, hindi nila alam yung bagyo oil. Order ni Mrs. Bagyo oil. Bakit po? Setting in life yun.